nakaraang episode ay ibinahagi ng ating mga kapartner ang kanilang mga pamamaraan sa land preparation. Ngayon naman ay kamustahin natin sila at ang kanilang mga tanim na palay na isinali dito sa ating Ortiva Talk sa Ani Challenge. Bago nga maging bigas ang palay, maraming dapat pagdaanan ng mga magsasaka bago makapag-ani. Isa na riyan ay ang pagsugpo sa mga kalabang insekto, lalo na sa panahon ng pagsusuwi o vegetative stage. Naman, tunghayan at alamin na natin kung ano-ano nga ba ang mga nakatagpong insekto ng ating mga kapartner at kung ano ang kanilang naging paraan at diskarte para masugpo ito. Ang mga problema na counter ko sa kumpalayan is mga hoppers. Ang brown plant hoppers ay ginasupsot niya ang duga sa puno sa palay naton. Tapos malaya na siya pag hindi natin na siya makontrol. Ang na-encounter ko gid ang stem borer. Kay na-attack ni ka stem borer mga 20 days or 25 days kay nauli-ulihi man ning sa pikas nga area pag bao-bao nila. Ang mga piste daw naglupad ba nagadto sa palay ko. Pag mag-atake ang stem borer, kana biri ko ang gina siya. Biri destructive gina sa mga farmer kay nakaano obserbahan ako diri mga hectares of area sa early stage gina ko na gina replant na kay mga damage pang gina. Stem borer at brown plant hopper ang mga insektong pinoproblema ng ating mga kapartner sa Soxar Gen. Ano naman kaya ang problema ng ating mga kapartner sa Zamboanga Region? Nang first na encounter nako ang hopper. Sa ko nakita sa ko ang humay atong nagidan pa sa 35 days. Stem borer o brown leaf hopper o kaneng likis-likis. Sa garan mo ganyan sa mga niya, mga ginigawa, natake, likis-likis. Dili kaayo siya ang insect, pero dili banggod malikayan, sigig ulan, problema sa farmer. Problema na mo sa eryang mga 1 week, sige-sige. Tapos, plus pa ang kuhol nga makadaghan. Ano naman kaya ang mga kalabang insekto ng ating mga kapartner sa Bukiddon? Manamo og spray para sa bot, tanan ni atake nga mga unang-una kaning wall maggots, sunod stem borer, uban na mga hoppers panalagsa. 15 days gikan ko nagtanom, naengkwentro na ko ang stem borer nga ga kwan kaning galingin-lingin lang sila da ba na kung action ko kawala ka sa una at last kwan crappy, naengkwentro na ko siya ng gabihan ko. Kumustahin naman natin ang mga taga Caraga at Davao Region. Daghan kong mga na-encounter una katong kwan lagi, kay direct lagi ini wall maggot kung sa amoa man langaw-langaw na siya. Na-encounter ako primero katong murag ulod niya. Ang damage niya kung dili siya maapo, ma'am, putdon niya ang dahon. Base nga sa ninanais ng Syngenta na maghatid ng mataas na ani, ay inihahandog nito ang mga nangungunang produkto sa merkado na nakakatiyak na mahusay sa proteksyon laban sa mga kalabang insekto. Ang nabantayan ako, dili kay sila ka-atake tungod kay nakapermint na kudaan. Nag-spray ko og
cheese, parisan ako o bertako. Muna'y giingon og sa marunong nga farmers, giambos na ako ang mga mananap. Katong pagtira na ako si bertako, kay wala na gi ko naka-outro spray akong gi-prevensyonan. Wala, minimal ang akong ang insekto sa akong humay. Gigamitan na ako alika o bertako. Kagi kami sa una nga humana sa bog, 15 days. Wala, gibao-bao na mong liwat, kaya hindi naman makarecover. Karon, pag abot sang sidyenta, may alika, may bertako, dito nga makarecover gid siya. Ikumparar mo si iban, tinlo siya kumparar si iban nga palay, nga wala sila gagamit sang bertako. Mayo ang bertako, kaya specialty mong ginaan niya ang steam borer. Try kami sa isa ka napsak. Dito ko na nakuha ang epekto niya. Namin ikili ang cheese sa hoppers. Makontrol na kagad. Isang spray lang dagdag na sila tanan. Asa yun sa nako gimanage ang hopper kaya ako rang gigamitan siya og cheese. Alika akong gitira. Kaloy si Ginoo, patal yun. Kanang, kita yun akong epekto ba? Panahon nga maka-apply ka sang alika, maklaro gid nimo nga ang imo nga humay abi daw naglimpyo ang iyang dahon. Ngunit kung may mga kalabang insekto sa palayan, may mga kaibigang kulisap naman sa sakahan ang naging kakampi ng ating mga kapartner. Mag-spray kita sa produkto sang Syngenta, hindi sa mapatay ang itong mga friendling sapat like bakuko. Kaya ang bakuko amo na ang nagakaon sang itlog sang waya-waya. Rako ka ang matabang sang bakuko. Diyan talaga magaling ang produkto ng Syngenta dahil ligtas sa kaibigang kulisap at siguradong protektado ang mga palay sa mga mapanirang insekto. Mga peste sa palay, kayang-kaya ng Syngenta yan. Kasama na maagang diskarte ng ating mga kapartner sa pagsugpo nito at mga teknolohiya ng Syngenta ay siguradong patay ang mga peste at maganda pa rin ang produksyon ng ating ani. Dahil sa Syngenta, lagi tayong on top! Abangan sa susunod na episode! Kasi pag pungkos na lang umatake, lahat damage. Ang humay na ko, action kong kabalaka kay nasugod na siya o kining kwan ba? Kaning rice blast. Mga sakit sa palayan naman ang ating susolusyonan. Dito lang yan sa Ortiva Top sa Ani Challenge.